Hi, magandang gabi po. Si Nurse Kaloy po, bumabati sa inyo ng magandang umaga, tanghali o gabi, kung saan man kayo naroroon. Ako po ay nandito na po sa aming bahay at natapos ng aking 10 days quarantine sa hotel. At nagpapasalamat po at ako'y nakauwi ng walang problema. Gagawa lang po ako ng video tungkol sa interview ni Senator Paquiao sa isang kilalang TV at radio commentator, si Sir Idol Anthony Taberna. Sa kanilang Q&A or question and answer, naitanong po kay Senator Paquiao kung tatakbo siya bilang isang pangulo at kung ano ang kanya magiging plano. Walang kaabog-abog. Sumagot po si Senator Paquiao na sabi niya, in 4 to 5 years, wala na akong maghihirap na Pilipino. Dahil po sa mga squatter, sabi po niya, specifically na mention niya, magpapatayo daw po siya ng mga condominium at gagawa siya ng subdivisions para matirhan ho ng mga squatter, lalo-lalo dyan sa Metro Manila. Senator Paquiao, marami ang nagkomento dyan ng mga netizen at ang sabi po nila, kung ganun din lang po ang plano nyo at pinapakita nyo pagmamahal nyo sa mga taong bayan, dahil kayo naman po ay milyonaryo at maraming pera. Ang sabi po ng mga comment, hindi ko na papangalanan dahil wala na tayong permiso. Ang sabi po nila, kung kayo ay nagpaplano magpatayo ng mga subdivision, ng condominium at gagawa ng subdivision, ay huwag na lang daw ho kayo tumakbo maging presidente. At magboxing na lang daw ho kayo. Kasi po, baka ro kayo bumalik sa kahirapan dahil sa mga gastos o ang politika. Ang side comment ko naman po dyan ay, kawawa naman po si Jinky, Senator, kung kayo ay natalo at bumalik sa kahirapan. Paano na ho yan? Wala na ho siyang pambili ng mga designer bag at sa mga perfume o kaya yung mga kanyang mga luho. Siyempre, nasanay na po siya sa karanyaan na buhay. Marangyang buhay. Kaya, pag-isipan niyo po, Senator Paquiao, lalo pat malapit ng laban niyo sa August, mag-focus nila muna kasi pagbo-boxing, di ho ba? Kasi next year na yung election, baka masira yung preparasyon sa laban niyo sa August 21 kay dun sa yung katunggali, si Spence. Yan lang po ang mga comment na netizen at ganun na rin po ako. Focus, kasi hindi pa po napapanahon sa inyo ang maging isang presidente. At yung sinasabi niya magpagawa po ng mga condominium at subdivision sa mga squatter, lalo na sa Metro Manila, ang masasabi ko lang po ay sana all. Yun lang po. Maraming salamat. At 4 to 5 years, wala kang makitang squatter sa buong Pilipinas. Lahat magkakaroon ng sariling tahanan yan. Lalo na yung Metro Manila. Lalo na ang Metro Manila, lahat ng squatter magkakaroon sila ng tahanan. Condominium or subdivision, wala silang babayaran kahit piso.